ay nagkakatipon sila araw-araw, nagtipon sila ng unang araw, kahit anong araw pwedeng magkatipon. Ang Hebreo 4:9, may natitirang araw ng Sabbath. Anong Sabbath yun? Kapahingahan kay Kristo. Oh, biglang, inaalang ka agad eh. Pero tama, sagot ng buhay na ginato. At sangayon dyan ang mga aklat ng mga Sabadista. Papakita ko mukhaan itong pastor na ito. Pati yung uturo ng kanilang mga pastor, tinututulad niya, sumasang-ayon sa sinasabi nitong si Pastor Hope ng Born Again. Ang kapahingahan kay Kristo nasa 11:28 ng Mateo. Huwag mong iligaw yung viewer. Oo, budol mo. Yun daw kapahingahan ni Kristo in-offer na spiritual na sa Matthew 11:28-30. Hindi daw yun ang tinutukoy sa Hebreo 4:9. Tinuturuan pa yun, magtanong ka lang, hoy. Magtanong ka lang. At sumasagot, magmarangin. Ha? Kung ako sa... Wala ka debatin ito. Ewan ko, paiyaki ko itong taong ito eh. Sige, tuloy natin. Hebreo 4:9. Anong Sabbath yung natira doon sa bayan ng Diyos? Ikapitong araw o unang araw? Sige, binanggit na ikapitong araw. Pag nabasa ko ikapitong araw, sabihin mo, mali ka. Sige. Ha? Okay. Aminin mo, mali ka dyan. Sige. At aminin mo, talo ka na. Sige, basahin mo. Sige. Basahin ko. Aminin mo. Showdown ka agad oh. Yabang talaga oh. Eh, hindi naman sanay sa showdown tong pastor natin na ito na born again eh. Hindi naman debater, preacher yan eh. Sa akin mo ilaban itong pastor to, iiyak to. Sige, tuloy natin. Talo ka na, pag nabasa ko, ikapitong araw yan. Ano, pastor? Sige! Sige, basahin ko ha. Pumayag na. Hebreo kapitulo 4, versikulo 9. I am reading the New Jerusalem Bible. New Jerusalem Bible. Teka ha. Babasahin daw niya sa Hebreo 4:9 na tinutukoy daw na Sabat, natitirang Sabat ay ikapitong araw. Babasahin niya sa New Jerusalem Bible. Oops. Teka, parang pamilya ako dyan ha. Sabi ko na nga sa inyo eh. Itong pastor na to, walang originality ng Sabadista. Bakit? Eh namumulot eh. Alam niyo sa niya kinuha yung ganyang sagot? Sa akin niya kinuha yan, hindi bati ko kay Ferriol. Ginong Ferriol, ginamit po ninyo ang Hebreo 4:9 na ang sabing doon ay mayroon pang natitirang pamamahingang Sabat sa bayan ng Diyos. Ang tanong ko po ay ito, para po sa inyo, alin pong pamamahingang Sabat yon? Unang araw o ikapitong araw? Sabi sa Biblia, ang pagsamba ng Kristiyano, unang araw ng isang linggo. Ang tanong, Mr. Moderator, ang tanong ko po, particularly sa Hebreo 4:9, ang tanong ko lang po, kung may anong tinutukoy itong Sabat, unang araw o ikapito? Yun lang po. Walang sinasabi dyan ikapito. Pero ang Sabat ng mga Kristiyano, so, unang araw ng isang linggo. Ginong Ferriol, susunod na tanong. Ikapito, lumipas na yun. Susunod na tanong. Okay, next question. Paano kung may mabasa ako na ang natitirang Sabat ay ikapitong araw? Aminin mo, talo ka na! Ang natitirang araw, iyan ay maling translation o pagkaunawa. Diyo, huwag niyo akong tuturuan. Basahin ang mo. Sabi ko, may mababasa Sabat, ko mo. Na ikapitong araw. Aaminin niyong mali kayo at talo na. Basahin mo na iyan ay hindi kapitong araw. Hindi yun. Iyan ay ang unang araw ng isang linggo. Yun. Okay, showdown. Magbasa ka mamaya na yung natitirang Sabat sa Hebreo 4:9, unang araw, ako magbabasa ako, ito'y ikapitong araw. Call kayo? Basahin mo! Tapos babasahin nyo unang araw. Basahin mo! Magbasa muna kayo unang araw. Basahin mo! Kayo muna magbasa. Unang ha? Araw, mababasa nyo Hebreo 4:9. Itong unang araw, ang siyang ito'y Sabat nang nagsisampalataya kay Kristo. At ang Sabat nang nagsisampalataya kay Kristo, unang araw ng isang linggo. Eh kaya nga, mababasa ba sa Hebreo 4:9 na yon ay unang araw gaya ng sinabi nyo? Mr. Obidos, oh. Magtanong ka lang. Huwag kang magpaliwanag. Okay, next question. Kaya nga tinatanong ko eh. Okay. Tanong. Payag ka ba na ako ang magbasa? Ha? Na ang Hebreo 4:9 ay ikapitong araw. Ang iyong trabaho, magtanong. Kaya nga tinatanong ko kung payag ka. Ang tanong ko, payag ka ba? Ma, papayag na ikaw ay bumasa. Oo. Iyan ba ang tanong mo? Opo. Iyan ba ay nasa paksa na ikaw ang babasa? Ha?
Babasahin ko. Babasahin ko na yung natitirang sabat ay ikapitong araw. Payag ka ba o hindi? Magtanong ka. Ayun na nga, tanong ko eh. Hindi ito panahon ng pagbabasa. Yun nga po ang tanong. Panahon ito ng pagtatanong. Yun nga po ang tanong. Papayag ka ba? Babasahin ko sa iyo na ang natitirang sabat ay ikapitong araw. Papayag para ka sa Kristiyano. Basahin mo. Yeah. Para sa Kristiyano. Okay. Basahin mo. Okay. Para sa Kristiyano. Sabi po rito, Hebreo 4.9. Anong talata? Dermas, Hebreo 4.9. Hebreo 4.9. Sabi po, there must still be therefore a seventh day rest reserved for God's people. Para ba? Seventh day rest for God's people. Para sa Kristiyano. Okay. Para sa Kristiyano ang iyong babasahin, para sa Kristiyano. God's people. Hindi sa bayang Israel. Talo. Bayang Israel. Ha? Oh, ulitin ko. Sa Kristiyano. There must still be, tapos therefore, na a seventh-day rest for God's people. God's people ba? God's people. Kristiyano. God's people. Walang sinasabing para sa Kristiyano. Ito po ay New Jerusalem Bible. Para sa Kristiyano, wala. Para New Jerusalem Israel Bible. Oh. Mga kasama, palakpakan po natin ang dalawang magiting. Feeling ng mga Sabadista noon, ako rin feeling ko noon, panalo ko noon, debate namin kay Ferriol, Pentecostal Missionary Fort Watch, no? Mahabang debate yon. It happened 2005, if I'm not, yeah, 2005. Ang binasa ko, New Jerusalem Bible. Sino nag-translate noon? Mga Katoliko. Roman Catholic translation yon na ginagamit ng mga Sabadista. Although tingin nila sa mga Katoliko sa demonyo, kasi ang Papa daw Antikristo, at ang mga Katoliko mali-mali ang aral sa demonyo. Ginagamit naman yung nitong pastor nito ang salinan sa demonyo, at ginamit ko rin sa palaw ni Iberiol, eh kasi bulag pa ako na eh, sa demonyo pa talaga ako na wala pa ako kay Kristo man eh. Kaya hindi natin masisi ba't ganito ugali rin itong Sabadista to. Mga viewers, sabi rito, there must still be, therefore, a seventh day rest reserved for God's people. Tanggapin mo to, hindi? The last time the word Sabbath was mentioned. Tanggapin mo to, hindi? Tanggapin mo. Ang showdown ko sa'yo, anong araw itong natira? Ikapitong araw, hindi? King James Version. Hindi. Kaya nga, yung nakatira dyan, natitira dyan. Ang galing niyo, Pastor. Ang galing niyo, Pastor. Binasaan niya King James Version kasi nga, yung translation na binasa nitong Sabadistang Mandaraya, eh, sali ni Katoliko, gaya-gaya sa akin, Mandaraya pa ako noon. Kaya nga sabi sa inyo, nakaalam na ng konti ito at gumaya lang sa mga argumento ko nung ako'y Sabadista. Ang yabang na! Ang yabang na! Nako. Sige. Sabi ng pastor, si Pastor Hope, sa Ibro 4.9, ano nakalagay doon? Wala namang nakalagay yung seventh day doon. Totoo naman! Walang nakalagay sa original Greek. Hindi lang kasi masyadong familiar sa Greek tong si Pastor Hope ng Born Again. Kaya hindi niya masabi sa Greek. Ang ginamit niya King James Version na word for word translation o formal translation mas malapit sa original kaysa sa translation na New Jerusalem Bible na dynamic. At parang thought before thought, hindi literal translation. Ito lang Sabat. Ang Sabat para sa bayan ng Diyos. Ang tanong ko sa iyo, hindi seventh day. Ha? Hindi ang seventh day. Tama din. Sagot ang pastor. Ang nabasa ko seventh day. Sabi mo, amin mo, talo ka na. Dito sa Bible ko na King James, hindi seventh day ang nabanggit, kundi rest for the people of the Lord. Sabat. Tama naman. Yari ka. Alam mo, umbra ka. At rest yan, di ba? Yung Sabbath rest day, wag mong hindi binabanggit dito yung panahon. Ha? Hindi binabanggit dito yung panahon. Tinanong kita, anong araw yan? Sabi mo, hindi seventh day. Ang nakalagay, seventh day. Diyan sa'yo, dito ay sa akin ay hindi. Pagdating sa verse 10, hindi ba seventh day yan? Gaya ng Diyos? Saan nakalagay? At sa verse 10, sa Bible mo. Verse 10 ang anong chapter? Chapter 4. You are not following my... Layo pala, kaya pala di mo mabasa. Komentahan natin muna ito, ha. Tignan yung panluloko ng mga Sabadista. Ginagaya ba style ko, hindi naman applicable na sa lahat yun. O yan, nangyari ka, may King James Version tuloy. Wala naman doon nakalagay 7th day. E nung time nung panahon kong debate kay Periol,
tamang-tama naman, time out na, tapos na, diba? Teka, talagang feeling panalo. Dahil nung binasa ko yan, New Jerusalem Bible, na ang seventh day Sabbath remains for the people of God. Time, exacto time. Tapos na, diba? Teka, coincidental. Parang panalo. Eh, eto, hindi pa tapos ang debate nyo, kaya nakasagot pa. Sabi niya, teka, hindi, ito sa akin King James, ito to naman, mas literal ang translation ng King James kesa dun sa salin ng Katoliko na ginamit itong mandarayang sabadistang to. Oh. So kung wala ba sa Biblia, aminin mo na mali kayo doon? Pastor? Sagutin mo, Pastor. Kasi kung mayroon, wala. Komentahan mo natin na yung sinabi nitong sabadista na huwag niya i-connect sa sinabi ni Kristo sa Matthew 11, 30 hanggang 31, yung Hebrews 4:9. Kasi wala daw kinalaman sa Hebrews 4:9 noon. Ang Hebreo 4:9, may natitirang araw ng Sabbath. Anong Sabbath yun? Kapahingahan kay Kristo. Anong ang kapahingahan kay Kristo nasa 11:28 ng Mateo. Huwag mong iligaw yung viewer. Mamarunong na naman to sa badistang to. Alam mo, yung ginagawa mo, imbis na mapuri ka ng mga tao, kapatid na sabadista, maraming nanonood niya at ina-upload ko pa to sa YouTube. Daan-daan tao, mga tao. Lalo kang napapahiya sa kaibangan mo. Kaya kayo mga sabadista, mag-ingat kayo ha. Lalo pag born again kausap nyo, meron nagbabantay dito. 11:28 ng Mateo, huwag mong iligaw yung viewer. Nililigaw na yung pastor, yung viewer, kasi yung kinunek niya, yung Mateo 11:30 hanggang 31, na sabi ni Jesus, magsilapit kayo sa akin, ha? Kayong nabibigatan loob, bibigyan ko kayo ng kapahingan, di ba? I will give you rest, sabi sa Mateo. Hindi daw yun, sabi nitong nagmamarunong sabadista. Ay nako, delikado tong sabadistang to. Kaya mabuti lang, may ganito tayong programa, mga kapatid kong born again, sa sulok ng mundo ka man naroon, ito'y para sa inyo. Dedicated ko to para sa inyo. May pagtanggol natin ang ating pananampalataya, ang tunay na ebanghelyo ni Kristo laban sa mga kultong ito. Sige, tuloy natin. So, komentahan muna natin to. Hindi ulado connection yung Matthew 11 na I will give you rest, sabi ni Jesus, sa Hebrew 4:9 na may natitira pang isang pamamanghingan Sabbath para sa bayan ng Diyos. Alam nyo, babasahin ko, magazine na naman nila na dapat ay alam nitong pastor na ito, gumraduate ng theology ito. Nakita ko pag gumraduate ito eh. Pero ayaw mo ko, ba't di niya alam to? Ang title po ng ang magazine na ito ay lumabas noong June 1978. Okay? So, June 1978, nasa page 13, ang title po ng article ay What Does Hebrews 4 Really Says? Ano ba talaga ang meaning ng sabatismos na natitirang sabat sa Hebrews 4 na ginamit itong pastor na ito? Pakinggan nyo. At itong mga referensya kong ngingabi, ipamimigay ko sa inyo na mga kapatid kong born again, mga evangelical, para hindi na kayo dayain na masabadista. Alam niyo na kung paano sila sasagutin. Ito, what does Hebrews 4 really says? Ito maganda. Not what some Adventists have concluded, says the author. Yan ang kanyang ano? Yan ang kanyang tagline, ha? Ano ba sinasabi daw ng Hebrew 4 talaga na hindi alam ng ibang mga sabadista na hindi ganito ang konklusyon? Kasama na siguro itong sabadistang to na nagmamagaling at gaya-gaya lang naman sa akin. Sa mga argumento ko, ako yung sabadista. Ay, nako! Ito, sabi. After quoting Hebrews 4, chapter 4, verse 9 and 11, Ellen White says, sino po ang nagsasabi? Si Ellen White na yan. Hoy, Mr. Sabadistang mayabang, kilala mo ba si Ellen White? kilala mo? Sigurado, kilala mo yan. Mas magaling ka ba Ellen White? Hindi siguro. Alam mo, mas magaling siya sa'yo. Mas set authority sa'yo. Propeta niyo ito eh. Ano sabi ni Ellen White? Seventh day Sabbath ba yan? O, pakingin nyo. Ha? Ulitin natin. After quoting Hebrews 4, 9, verse 11, Ellen White says, Ellen White says, the rest here is spoken of is the rest of grace.
Ha? Rest of grace pala to, mga Sabadista. Hoy, gising. Sabagay, Friday pala ngayon. Happy Sabat pala dapat. Kasi pag lubog na araw, Sabat nga pala, nakalimutan ko. O, Happy Sabatismos. Hmm? Ano sabi ni Ellen White? Weekly Sabat ba to? Hindi. Sabi ni Ellen White, ito, authority nito, mas mataas pa ang authority nito kesa sa mga pastor nyo at sa mga presidente ng General Conference. Ellen White says, ano sabi ni Ellen White? Ang rest, the rest here is spoken of, is the rest of grace. Kapahingan ng kaluluwa, kapahingan ng biyaya. Tama po si Pastor Hope ng Born Again. Mas kumampi pa sa si Ellen White sa Born Again kesa dito sa Sabadistang to. Hmm. Ulit, tuloy natin. Ha? Sabi ni Ellen White, the rest here is spoken of is the rest of grace obtained by following the prescription. Labor diligently. Those who are unwilling to give the Lord faithful, earnest, loving service will not find a spiritual rest in this life or in the life to come. Only for the earnest labor comes peace and joy in the Holy Spirit, happiness on earth and glory hereafter. Sabi ng nakakot ito ha, sa SDA Bible Commentary, Ellen G. White comments, Hebrews 4:9-11, page 928. Ituloy natin, nagsabi din ng magazine nito, na magazine ng mga pastor international, at sa mga layman, matakot na kayo ha, matakot na kayo, dahil yung sinasabi nyo pala, ay hindi standard, yung mga sinasabi nyo, peke yung mga sinasabi nyo. Sabi niya Hebrews 4:9 ay Sabat na weekly, yung pala hindi. Sabi mismo ng propeta niya, hoy, matuto naman kayo. Hmm. Tuloy natin. Sabi ng magazine niyo, Jesus said, come unto me, all ye that labor and are heavenly laden, and I will give you rest. Matthew 11:28. This is the rest, ha? Of Hebrews 3 and 4. Oh no! Mapapa-OMG ako nito. Bakit? And you know, sa mismong magazine na mga Sabadista, actually, ang ministry magazine ay hindi lang, hindi sa mga member yan, ha? Para sa mga pastor na Sabadista na kagaya nitong graduate ng theology na nakipag-debate sa kapatid natin, Born Again, na ang alam eh, nasa ano pa rin, nasa baba. Hindi nag-improve. Ano sabi sa inyo ng pastor nyo? Di Badista? Nasa Badista? Ha? Yung palang rest ng Hebrews 4:9, ikonektado sa rest of grace or souls na ino-offer ni Jesus sa Matthew 11:28. Eh, ba't sabi nitong Sabadistang to? Hindi daw yon. Abang Hebreo 4:9, may natitirang araw ng Sabat. Anong Sabat yon? Kapahingahan kay Kristo. Oh. Anong ang kapahingahan kay Kristo? Nasa 11:28 ng Mateo. Huwag mong iligaw yung viewer. Mateo. Aba, meron ka na namang tatlong irerepent in public, Mr. Sabadista. Tatlo na. Ang kailangan, hinahamon kita na mag-sorry ka in public dahil sa pagkakamali mo. Kala mo, magaling ka. Kala mo, mahusay ka sa debate. O ngayon, in public, mapapahiya ka. Bakit? Eh, mga sinasabi mo, again sa mga babasahin nyo. O, ibig sabihin, ikaw ngayon magaling. O, sige nga. Mm. O, ulitin ko. Hebrews 4:9-8, Jesus said, come unto me, and all that labor, and are heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28. This is the rest of Hebrews 3 and 4. The wandering people of God enter this rest by faith into the rest of grace. O ngayon, sino ngayon ang tama? Ha? Mr. Sabadistang Debatista, hindi ka ba bang madadala niyan? Patuloy ka pa bang mamataas? At ibablock mo yung nagkukorek sa'yo? Bahala sa'yo. At Panginoon, pag matuloy ka magmataas sa member, ha? Ang sabi ng Diyos, itinataas niya yung mga nagpapakumbaba at binababa niya ang mga nagmamalaki na kagaya mo.
O, pero imo sabi mo, hindi magkaugnay. Hindi, ikaw ang nagdidigan ng biyugan, Mr. De Batistang Sabadistang Mayabang. Tama yung sinasabi ng pastor, ng born again. Sang-ayon dito yan sa sinasabi ng magazine nyo, na Hebrews 4, 9 at 11, Jesus said, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28. This is the rest of Hebrews 3, 4, and 9. O ngayon, mga kaibigan, tatanungin ko kayo, sinong inang liligaw? Si Pastor Ho. Ito mismo sa badistang mayabang na to. Siyang nanliligaw. Siyang nanliligaw kasi hindi siya sa tumututulan, kumukunta siya sa mismong mga babasahin nila. Oh, sabi ng babasahin nila, yung sinabi ni Jesus na come to me, all ye that labor and heavy laden, I will give you rest, Matthew 11:28. This is the rest of Hebrews. Ay, nako. Oh, marami ka ng problema ngayon, Mr. De Batistang Sabadista. Alam mo, Mr. Sabadista, kung magsisi ka, matutuwa ang Diyos sa'yo. Magiging magandang halimbawa ka sa ibang mga debater ng Sabadista. Na feeling hero tawag sa iyo eh. Feeling mo magaling ka. Yung pala hindi. Under scrutiny, at praise the Lord, nilagay ako ng Panginoon na 24 years na researcher, debater, evangelist dyan sa Seventh-day Adventist at nahalukay ko lahat ng mga doktrina nyo at mga aklat na wala na hindi bibili sa Pilipinas at sigurado kung wala kang mga libro na bili ko ba sa Amerika, meron ako. Yun nabasa ko. Kaya pasensya ka na. Ha? Pasensya ka na. Kung minamalit mo yung brother natin para sa akin, hindi naman ako pwede. Pwede ko sabihin sa'yo, ganito ka lang eh. Pero hindi, hindi dapat ganun eh. Kasi dapat, the more you know, the more you humble yourself. O kita mo, anong nangyari sa'yo? Binababa ka ng Panginoon niyo, Mr. Sabadista. Bakit? Sa pamamagitan ng programang ito, ng Former Adventist Fellowship Philippines, na-expose ka ngayon, na puro ko lang pag-iabang. At sinasabi mo, mali-mali, at hindi na ayon sa standard na teachings ng Seventh-day Adventist. Yan, nakakalungkot, di ba mga kapatid?